What's up guys? What's up? Dito ngayon ulit ako sa sasakyan ko. May project na naman tayo dito. May nakita kasi ako na dapat i-fix dito. Kasi nung iniangat namin nung nakaraan to, nung nagpa-replace ako ng rotor ko sa unahan, may nasilip ako guys na yung camshaft ko, yung camshaft cover dito sa may engine niya, sa may gilid. May kwan siya, may leak. So dati yung kabila ang may leak nung nabili ko to, may leak dati yon, yung camshaft cover na yon dito sa may engine sa tagiliran. Ngayon ang nag-leak naman yung kabila. Siguro sa sobrang tagal na hindi pa rin talaga napapalitan, kaya nag-leak na din yung sa kwan niya, sa cover niya. Pero gasket lang naman yun, o-ring lang yung papalitan natin doon. Hindi mismo yung aluminum niya na ganun na cover. Yung gasket lang talaga, kasi usually yun lang naman talaga ang pinapalitan. Pero yung nakaraan dati, yung cover dito sa kabilang side niya, plastic cover yun na may o-ring din. Kaya isang set na yung binili ko doon, na kuan o-ring at saka yung plastic cover. Pakita ko sa inyo guys. Yun, nandito dito siya. Yan. Buhayin natin. Pakulan natin guys. Salah. Yun, masok na guys. Yan. Dito dati, ito dati may leak din tong plastic cover na to nung sa camshaft niya. Ito yung pinalitan ko dati nung unang bili ko pa lang sa kanya, kasi may leak dati to dito. So pinalitan ko na yan, plastic na yan. Pero yung dito sa kabilang side na to, meron din yan. May isang camshaft cover din dyan na may kasamang aluminum yun. Yung ganito na bakal. Bakal ba? Aluminum. Basta kung, yan no, kung makikita nyo guys dun sa loob na yun, no, diba? May langis-langis na dun. Kasi dito siya nang gagaling sa gilid nito. Kita nyo yung tornilyo na yan. Yan, kakalagi natin yan, dalawa yan. Isa dito, tsaka isa dun sa kabila. So, mangyayari dyan guys, babaklasin natin muna itong air cleaner na yan. Kasama yung mga harness siguro dito kung kinakailangan. Yan, tatanggalin natin yan. Tapos, syempre, i-disconnect ko mamaya itong terminal ng battery para safe yung mga sensor natin. Baka mamaya may magkuhan dyan eh. May magkamali tayo dyan. Tapos yun, oh, tingnan nyo guys, oh, may tagas na dun. Oh. Yun, oh, ando dun na sa ilalim na yun. Oh. Kasi dun na bumaba yung langis niya. Pero tinitingnan ko naman yung langis ko guys. Okay pa naman siya. Yan, oh. Goods pa naman yung level niya. So kakailangan din natin tanggalin ito. Medyo magabok yung makina ko ngayon guys, kasi ilang araw ko itong hindi napapandar eh. Tapos sandstorm pa dito. Yan, tanggalin natin ito mamaya. Yung mga tornilyo na yan, ito mga EGR na to, connection, tatanggalin natin yan. Yung sa mga ECT na to, tatanggalin natin yan, yung mga connection na to, para mahawi natin to. Hindi na natin totally babaklasin lahat yan. Kumbaga, hahawiin lang natin para mailabas lang natin itong cover na to ng tornilyo. Yan. Mamaya, kukunin natin yan. Kuha lang tayo ng gamit. Dito. Ano? Kapal lang gabok guys ng sasakyan. No? Kasi sandstone dito guys. Kaya useless kung magpapalinis ka ng sasakyan din. No? Yan. Dumi. Oh. Ang kapal na. Grabe. Yan. Ito pala guys yung ipapalit natin na pyesa. Ito yung code niya. Oh. Yan, ito yung model number niya. Yan, made in Japan niya na Honda rin siya. Original din to guys. Yan, oh, yung ipapalit natin. Yan, oh. Makita niyo yung o-ring sa loob. Yan yung gagamitin natin. At syempre, kukuha tayo ng tools. Yan, sakit. Sakit wrench. Kailangan natin to. Yan.
Ito guys, matagal na to. Kung titingnan nyo lang, parang bago. Kasi pagkakagamit ko guys, pinupunasan ko. Tapos binabalik ulit sa karton para siguradong hindi agad maluma. Isang set din to guys. Ayan o, nakikita nyo. Isang set din siya. Inaalagaan ko lang siya para hindi agad masira. Ganyan yan. Kailangan natin yan. Tapos dito. Kaya nang magamit natin guys dito. Sa bag. Siguro kailangan natin ng long nose. Yan, long nose. Screwdriver. Yan. Phillips screwdriver. Ano pa? Maliit na flat screw. Baka kailanganin natin. So, ito yan. Kompleto tayo guys dito sa tools. Kaya walang problema. Yan, flat screwdriver. Meron din tayo. Ito yan. Sarado na natin to. Oh no! Naputol yung sa zipper. Nako. Okay lang yan. Palitan na lang natin. Bago. Tapos, ito. Siyempre, hammer. Baka kailanganin natin mamaya. Labas na din natin. Tapos combination wrench. Yan, isang set din to guys. Combination wrench. Dali ko lang dito sa baba. Yan. Yan. Ngayon guys, tatanggalin ko muna yung terminal. Ito 10 mm yung gamit natin guys. Ang tanggal nito. Tapos itong map sensor na to, tatanggalin din natin to. Yan, bunutin lang natin to mga harness natin na to. Yan. Lagyan lang natin to dito. Basta baklasin lang natin to lahat. Tanggalan natin guys na yan. Tanggalan natin guys. So ngayon, pag tatatanggalin ko lang itong mga clip na to ng ignition coil. Kasi hahawiin din natin yan mamaya eh. Tapos dito, yung dalawang screw dyan, tatanggalin din natin dito sa likod na to. Yung screw na to guys, oh, ito yung isa. Tapos dito yung isa sa ilalim na to. Kita nyo ba guys, yun o. Tatanggalin din yan, tutuklapin natin yan para mahawi natin ito mamaya. Kasi kailangan matanggal din to eh. Pakita ko na lang sa inyo mamaya pag natanggal ko na siya. Madali lang yan, tornilyo lang dito, isa. Tapos dito. Tapos doon, yun. Pagtatanggalin lang natin, tapos ito, lugan lang natin to sa throttle body na to. Kasi kailangan bunutin din natin to. Yan guys, bunutin natin tong screw na to. Lugan lang natin. Tapos ito, mga clip na yan, yan. Bunutin lang natin yan para matanggal natin ng maayos.
Yan guys, naalis ko na yung mga sakit nung coil natin. So ngayon, tatanggalin ko naman ito. Dalawa. So ngayon mabubunot natin yan guys pag ganyan mamaya. Pag naalis na natin itong isang cover na to. Kailangan pala maalis din natin itong isang cover na to sa loob. Yan o. Nakakawang na natin guys o. Hirap guys tanggalin ito. Tanggalin. Bago pa lang kasi ako magtatanggal nito kaya nahirapan pa ako eh. Pero magagawa natin ang paraan yan guys. Update ko lang kayo mamaya. Grabe guys, kahirap tanggalin ito. Hirap pa akong tanggalin itong kwento ah. Box na to. Ano? Basang-basa na guys yung ilalim no. Pero malapit na to guys. Bubunot na eh. Konting kilitin na lang to, bubunot na to. Kilitin lang natin. Come on, baby, come on. Yeah. See? Bunot na natin, lagay lang natin yan dyan guys. Yan na guys oh. Ko. Basang-basa na guys. Saan kaya nang galing to? Yan o, basang-basa na. Yan guys, tatanggalin natin itong pinagsalpakan ng air cleaner. 12 mm yung ginamit ko ditong sakit. Haba ata ito ah. Hindi pa nalaglag ah. Yun. Lag na. Na. Yun. Saan punta? Ayan o. Dumi. Dunisin natin ito mamaya guys. Putak yung nut. Yan. Ito yung 12 mm guys. Tornilyo nito dito. Yan. Doon natin yung ibabalik mamaya. Yun o. Doon natin kinuha yun guys. Yung 12 mm. So, alin pang kakalagay natin? Ata ito guys. Yan guys, na nawahi ko na siya ngayon no. Medyo makaka-access na tayo ng konti. Kung titingnan nyo, medyo sikip pa rin. Pero maaabot ko naman. Naabot ko na yung isa eh. Makita nyo guys oh. Yun no. Maaabot ko na yung isa oh. Makakalag ko na siya. Patak yung pangkalag natin. Hindi kasi kayang pasukan to ng socket wrench kaya ang gagamitin lang natin itong combination wrench. Madudukot na siya dito guys yan, oh. Ito lang eh, isang tornilyo dito tsaka yung isa doon sa medyo ilalim na yun dito sa side na to, dalawang tornilyo lang yan guys. Pakita ko sa inyo guys. Daddy. Kita nyo ba? Daddy. Yun o, yun yung isa. Daddy. Yan, yan. Daddy. Yung isa, yan o. Daddy, tell me if you need anything. I will hang you something. Hi. I know it. Daddy.
والتي هي صوتك هذا الاوت. Andito siya. Kamali-mali na naman dito yung anak ko. Yan. So, baklasin ko muna yung guys kasi hindi ko kaya na isang kamay lang eh. Kaya kailangan dalawa. Pakita ko na lang sa inyo mamaya pagka naalis ko na tong camshaft cover na to. Ay grabe guys, pala kahirap tanggalin ito. Ito oh. Ay walang, hindi ko mapagkasya yung kuni oh. Kundi utay-utay lang talaga guys. Tsaga-tsaga lang, mabubunot din to. Isa na lang tornilyo, naalis ko na nasa ibabaw. Nasa ibabaw kasi accessible. Ito kasing nasa ilalim, hindi eh. Oh. Hirap. Talagang tsagaan lang. Kung alam kung ganito kahirap to. Ah, binayad ko na lang sana. Pero hindi ko susukuan to guys. Nasimulan ko na eh. Magagawa ko rin to. Basta kapit lang. Lahat ng problema ay kayang lagpasan. Yan ang sabi ni Buloy. Basta't merong alak. Ako naman. Eh, hirap. Ah, finally guys. Nakalag ko na yung dalawang tornilyo niya. Yan. Nakalag ko na yung dalawang tornilyo. So ngayon guys, kailangan tuklapin natin to. Ito. Yan o, kita nyo guys, kumakawang na siya. Flat screw lang yan. Yan o. Dandahanin lang natin guys kasi one to, tag doon, aluminum lang to. So, may tendency din na mabasag to. Kaya dandahanin lang natin yung pagtanggal niya. Hindi naman tayo nagmamadali eh. Kumawang na sagad. Kailangan ko siguro pupukin to guys ng konti. Finally guys, nailabas ko rin. Ito pala guys, hindi natin pwedeng basta ikutin kasi may uka dito, nakita ko. So dito, tapos may sakit dito. So ibig sabihin may sensor pala to dito guys. May sensor siya dyan. So ngayon kailangan natin wahiin to guys para makuha natin. Kailangan natin wahiin to. Paano ba natin wahiin to guys? Hirap pagka mag isa lang. Wala maghahawak. Ayan o. Ayan o. Ayan o guys. Nandiyan na, nakalabas na oh. Yan. Kunin lang natin. Ingatan lang natin guys kasi may sensor siya dun sa loob. Ayan. Ito na guys. Ito yung sinasabi ko sa inyo guys na may butas dito kaya hindi natin pwedeng ikutin siya pa ganun. Kasi may sensor sa dito, sa gitna na to. Itong butas na to. Naka dito sa side na to, dito tumatama yung sensor niya. Kaya hindi natin pwedeng basta-basta ikutin to. Kaya pag pinasok natin sa mamaya, kailangan naka-same position lang din siya. Tapos guys, ito yung gasket na, yung o-ring na papalitan natin guys, ito. Yan o, ito yung o-ring. Tatanggalin ko to ngayon. Para mapalitan natin. Yan o. Tanggalin ko siya muna guys. Guys, lilinisan ko lang to. Pinupunasan ko lang. Buti na dala. Grabe guys, ang hirap ko dito bago ko nakuha tong cover na to. Grabe ang
kuha ng gas. Lalo na siguro mamaya pag pinasok ko to, lalong ang hirap ipasok nito kasi bago yung gasket. Yung o-ring pala. So guys, susungkitin ko siya ng maliit na flat screw. Kung mapapansin, kung mapapansin nyo guys, itong o-ring na to, napakatigas na oh. Hindi na siya rubber oh. Grabe ang tigas oh. Siguro mababali na to guys pag tinanggal ko. Tigas. Kuha ko ng cutter para mas manipis siya. Sungkitin ko siya. Try kong tanggalin ng buo. Ah, grabe guys, ang lamig. Kanina sunstorm maghapon, pero ngayon walang diyan lamig. Tapos ang lakas pa ng hangin. Hindi matanggal guys ah. Tigas na siguro. Yun, mangat na. Mangat na siya guys, mangat. Yun. Ah, sobra na talaga guys yung tigas niya. Kaya siguro nagli-leak na to. Tigas na talaga yung rubber niya. Siya katigas. Yan, nabali na guys. Nabali na. Sobrang tigas na niya oh. Yan oh. Nabali na oh. Yan oh. Parang ko na siya oh. Ang tigas na. Yan oh. Ang crunchy na yun oh. Yan oh. Siguro ito yung side nung tumutulo. Kasi crunchy na oh. Yan oh. Oh. Yan. Tulo na. Yan kumakuman na. Pero itong part na to, medyo makunat pa itong taas. So dito lang siguro sa baba siya talaga. Kasi yung part yung baba ang may tulo eh. Yun yung tumataga sa kanya. Linis na to. Linis na to guys. So ito yung pamalit natin. Yan. Ito guys. Yung. Ah. Baligtad pala. Paganto. Pasensya naman. Yan. Ito yung pamalit natin guys. Yan. Honda rin siya. Oh. Honda brand. Genuine yan. Genuine parts. Yan. Ito yung ginamit ko. So ipapalit ko na siya ngayon dito. Pasok lang natin dito. Oh, kita niyo naman kung gaano kalambot yung isa oh. Oh. Oh, kahit ganun-ganunin mo, pag inalpasan mo siya, bilog pa rin. Yan, pasok lang natin pag ganyan, guys. Punta doon sa pwesto niya. Yan. Yun. Sakto-sakto, guys. Nakatuwa naman, magagawa ko na naman ata yung problema ng sakyan ko. Alam nyo ba guys, kung hindi ko to gagawin, nagtanong ako kung magkano papalit nung yung o-ring lang ang papalit ko. Nagtanong ako kanina nung isang araw dun sa gagawa sana. Sabi niya 200 daw, labor lang 'yun. Eh nanghihinayan din man ako dun sa 200 since medyo otay naman tayong kumalag ng mga tornilyo-tornilyo kahit hindi naman tayo mga lehitimong mekaniko. So, try lang natin sarili ko naman to. Kung masira ako to, wala naman silang pakilam. So, ito. So far, nagawa ko naman tanggalin. At ito ngayon, ikakabit ko na ulit siya. Ibabalik ko na ulit siya sa dati. Yun lang ang tanong. Parang mahirap ata magbalik dito. Pero di bale. Sabay ba yung panoodin nyo lang ako hanggang huli. Yan guys, kung makikita nyo, yan o. Basang-basa talaga yung ilalim. Binasa talaga niya o.
Pero yan mamaya guys, bubugahan ko ng brake cleaner para medyo mabawasan naman ng konti. Hindi man natin hindi ko man masaidyan ng lahat, pero at least kahit papaano mabawasan naman ng konti. Yung magkakarwas na lang ang bahala diyan. Pakarwas ko, ipajakwas ko na lang siya. So ito, babalik ko na lang ulit sa dati. Pupunta dun sa loob. Lagyan ko na lang to siguro ng konting, pero hindi na siguro, gasket naman to eh. Sige, bahala na. Yan, pasok lang uli natin dito. Dito kasi dumaan to eh. Yan o, pag ganyan. Yun. Tapos ito, bubukahin lang uli natin ng konti. Ah. Hirap guys, ng isang kamay lang. Yan na guys, babalik ko na ngayon siya. Kaso ang problema ko ngayon guys, yung pagtutornilyo. Yun ang mahirap dyan, no? Yan, putak pa. Yung pagtatornilyo niya, yung pagtatornilyo ko dito ngayon guys, ang mahirap kasi hindi nga ako maka-access ng maayos dito. Hindi makapasok yung socket wrench. So ang gagawin ko ngayon guys, tutornilyo yung ipapasok ko muna yung tornilyo. Kasi hindi ko matutulak to ng ayos eh. Ito. Dito mapapasok ng flat na flat siya. Ito. Kasi bago yung rubber. So ang gagawin ko ngayon guys, yan, tatama ko na lang muna ito ng ayos pag ganito. Yan. Tatama ko siya ng pag ganyan. Hirap ipasok ko. Yan guys, naipasok ko na yung dalawang tornilyo. Kaso hindi pa siya masyadong maigting. Kasi hindi ko na matulak tong camshaft cover kasi bago yung gasket niya, yung o-ring niya. Hindi ko ngayon mapasok ng swak doon sa kuwan, sa loob niya. So ang gagawin, ang ginawa ko, tinornilyohan ko na muna siya, tapos hapitan ko na lang siya ng alternate para parehas yung pasok niya. Ganun na lang yung gagawin ko kasi nga yung kuwan, hindi ko na tinanggal to para madali ko siya mamaya maibalik. Update ko ulit kayo dyan mamaya guys. Tapos ito yung gagamitin kong pang-igting dyan, oh. Yan, oh. Pinagdugtong ko yung G's at saka yung 8 para makapasok dito. Yan, oh. Para makapasok dito. Pinagdugtong ko lang siya para may magamit akong tools. Unti-unti lang guys ang hapit. Unti-unti ko lang siya iniigtingan. Kasi wala nga ang space eh. Pero kung socket wrench to, saglit lang to. Yan o. Sakit na ng bewang ko guys. Ah. Tapos yung isa naman sa ilalim. Yung mahirap yun nando sa ilalim eh. Dukotin na dukotin talaga eh. Yan o. Pero alam naman natin na magaling tayo sa chamba eh. Lagi kasi natin kasama yan si Chamba. You know. Pasok na pasok pa kahit makipot. Umapasok, you know, kahit masikip. Kita niyo ba guys, you know. Dito pala, you know, yung tornilyo. Yun. Unti-unti lang yan guys, matatapos din yan. Ha? Ito mas taas. Taas naman. Unti-unti lang. Tatapos din yan. Lalapat din yan. Kasi kung mapapansin nyo guys, so konting-konti na lang yung kawang niya. Palalapatin lang natin yung lalapat. Yeah. Nalis na yung kalang nung ignition coil. Harness. Ah,
Lumapat din siya. Lumapat din siya. Lalapat din yan. Ah. Finally guys, nakabit ko rin siya. Yan na, okay na siya. Oh. Lapat na siya ngayon. Lapat na. So, lilinisin na lang natin ito muna bago natin tuluyang ipagbabalik itong mga pinagkakalag ko. Ayan. Kuha ko ng brake cleaner dito guys. May brake cleaner pa ako dito eh. Yan. Ito. Ito. Brake cleaner. Saritan lang natin ito. Na itong isa. Buksan natin itong isa bago pa itong isa eh. Ayan o, nadadala yung kunya o. Hindi man natin malinis lahat ng sobra, at least nabawasan siya ng dumi. Yan na guys, medyo nalinis na naman natin, oh. Yan, kita naman nyo, pumuti na, wala na yung masyadong oil nya. Yung mga natitira-tira dyan, ipapa-jackwash ko na lang kasi to para malinis ng ayos yung mga tira-tira nya. Pagbabalik na natin yung mga tinanggal natin yung tornilyo dito. Okay na siya. Parta na natin. Balik ko na lang din yung mga kinuha ko na air cleaner na yan. Pagbababalik na lang natin dito mamaya. Yan guys, tapos na, nakabit ko na lahat. Yung pa na lang hindi, itong tag dito, ito sa terminal ng battery dito, yan o. Kabit na natin. Yan. Nakakabit na siya. Igtingan ko na lang ng gis. Yan. Okay na yan. Nakabit ko na lahat yan. Taas napunasan ko na rin ng konti. Ipapa yung dito, kung tumagas dati dito, yan, wala na. Linis na din siya lahat. Yan o. Linis na. Wala na makikita ang tagas dito. So, yun guys. Nakatapos din. Medyo madaling araw na. Nakakuan ako kasi ang lamig. Lakas pa ng hangin dito.
So, sana may natutunan na naman kayong kaunting pagkalikot sa ating mga sasakyan. So, ganun lang guys yung pagpapalit ng camshaft cover o-ring. Medyo masalimuot. Pero kaya naman natin yan, basta tsaga-tsaga lang guys. So, paano guys? Hanggang dito na lang muna ulit yung video natin. At salamat po doon sa mga nakaabot hanggang dulo ng aking video. At doon po sa mga bagong nanonood pa lang, sana huwag niyo pong kalimutan mag-like, share, and subscribe to my YouTube channel. At salamat po sa lahat po ng mga nanonood po dyan sa iba't ibang ibayo ng ating bansa, lalo-lalo na po sa mga OFW. At doon po sa mga nag-subscribe sa akin, maraming salamat po sa inyo, especially to Louie, kay Kapanalig, kay Narigondox. Maraming salamat sa inyo lahat. Okay, bye. Ganito na lang muna yung video natin. Adjourn.